Isang magandang araw, isang magandang gabi po sa ating mga kapatid sa Church of the Living Faith, maging sa ating mga kaibigan, mga nanonood, patuloy na nakikiisa at sumusubaybay sa ating prayer and devotion. I hope na with the protection of God, lahat po tayo ay nasa maayos na kalagayan sa panahong ito. At ako'y nagagalak at nagpapasalamat sapagkat tayo po ay ginagamit ng Panginoon. At isang malaking pribilehiyo ang magbahagi ng kanyang salita at patuloy na makapagpalakas ng pananampalataya ng ating mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikasyamparin na bugso ng ating prayer and devotion na may temang Pilipinas sa mga kamay ng Diyos, ikay aming tinatalaga. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Lord God, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Patuloy nawa, Lord God, na samahan kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa pagkakataong ito, Lord God, as we partake, Lord, your words, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord, sa kalayaan, Panginoon, na kalalapit, Lord God, sa iyo. Patuloy, Panginoon, na pakaingatan mo, Lord God, ang bawat isa sa mga pagkakataong ito. At itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran, Lord God. At ikaw ang makita, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga pangyayari sa aming paligid. Ikaw ang Diyos na higit na nakakaalam. Pinupuri ka namin, Panginoon, at patuloy na ang iyong mga biyaya, Lord God, ay dadaluyin mo, Lord God, sa bawat isa. Muli, Lord, pinupuri ka namin at ibinabalik namin sa iyo ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Ang ating pong topic sa gabing ito ay patungkol po sa sovereign intervention. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Exodo o Exodus chapter 2 verse 24 to 25. Sabi ho rito sa Tagalog, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Kung titingnan ho natin at hihimay-himayin po natin yung verse na ito, napakaganda ho. Sapagkat patuloy na ina-acknowledge ng Panginoon yung kanyang pakikipagdipan kay Abraham at patuloy na isinasakatuparan ang kanyang mga pangako sa panahon ni Moses at ang nagbe-benefits po ng mga pangakong iyon ay yung mga Israelita. Sabi ho rito, naaalala niya ang ginawa niyang kasunduan o pakikipagtipan kay Abraham. Ano ho ba yung God's covenant to Abraham? Sabi ho, God promised to make Abraham the father of a great people and said that Abraham and his descendants must obey God. In return, bilang kapalit, God would guide them and protect them and give them the land of Israel. So yun po yung promise ng Panginoon na during the time of Abraham, no, ibinigay po yung covenant kay Abraham at ito po ay nararamdaman at sinasakatuparan sa panahon po ni Moses. So dito po sa verse na ito, sa chapter 2 verse 24, ipinapakita ho na napakatapat ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Patuloy na ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago, no? He is unchangeable God. Taliwas po sa mundong ito na sinasabing promises are made to be broken. Pero sa Panginoon, ho, ang lahat ng kasunduan, ang lahat ng agreement, ang lahat ng pakikipagtipan ay ina-acknowledge po ng Panginoon hanggang sa kasalukuyan. No? Binibigyan po ng halaga ng Panginoon ang mga kasunduan ito. At tayo po bilang Kristiyano, alam po na marapat lamang na ganun din po na ang ating gawin. Na if ever man na tayo ay papasok sa isang kasunduan o sa isang agreement, marapat lamang na naigalang natin yung mga kasunduan ito sapagkat ang Diyos patuloy niyang isinasakatuparan, patuloy niyang binibigyan ng halaga yung mga kasunduan niya sa mga tao na ito, kila Abraham, Isaac at kay Jacob. Magpatuloy ho tayo, sabi ho rito, narinig ng Diyos ang kanilang daing, no? Sabi ng Diyos. Paalala lang din ho mga kapatid, maging maingat ho tayo sa ating mga daing. And I know, yung daing ho na ito ay ang daing ho ng Israel ay idinaan po sa kanilang pananalangin. Sabi nga ho dito,
The Israelites brought their need for deliverance to God. They were suffering under the burden of Egyptian slavery and cried out for help. He heard them and remembered his promise. God looked on the Israelites and was concerned about them. Napakasarap ho kong pakinggan na dinidinig ng Diyos yung kanilang mga panalangin, kanilang mga pagsusumamo. Kasi ho, meron din hong sinasabi dito no, na kinapupuutan ng Diyos yung reklamo. Sapagkat during the time na inilabas na po ni Moses ang mga Israelita at nung sila ho ay naglalakbay na patungo sa lupang pangako, no, puro reklamo ho ang bayan ng Israel. Puro ho sila reklamo sa Diyos. Kaya ho sa Numbers or sa Bilang chapter 14 verse 28, ay sinabi ng Panginoon kay Moses at kay Aaron na sabihin ninyo ito ang ipinasasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Dahil po sa reklamo ng Israel, nagalit ang Panginoon at bilang parusa, ang lahat ng inuusan ng kanilang bibig, ang lahat ng mga nais nilang mangyari, ayun po yung nagaganap. No? Sinabi ho sa kanila ito ng Panginoon dahil hindi ho tumitigil ang Israel, no, ang mga Israelita sa kakareklamo sa Panginoon. Kaya bilang isang Kristiyano, maging maingat ho tayo sa ating mga daing. Much better ho na tayo po yung nakikipag-usap sa Panginoon through prayers kesa ho puro tayo reklamo. Sapagkat tayo pong Kristiyano ay as part of our loving relationship with God, no, our communication is very important. Napakahalaga po ng komunikasyon natin sa Panginoon sapagkat ito po yung nagbubuklod sa atin sa Diyos. And I know that all of us are experiencing this as of the moment, 'di ba? Maging sa panahon natin ngayon, nararamdaman natin yung parusang ito, 'di ba? Meron po sa ating buhay and I know lahat tayo naka-experience nito. For example po, morning na papasok tayo sa ating mga trabaho. Umaga pa lang ho, 'di ba? Parang naiisip na ho natin, 'di ba? Imbis na magpasalamat tayo sa Diyos, iniisip na natin na tayo yung nagmamadali, tayo yung nagkukumahog, 'di ba? Kasi iniisip natin malilate tayo. So, ang totoo, na-late nga ho tayo, 'di ba, sa ating trabaho o sa ating school na pinapasukan. Gayun din ho, pag iniisip natin traffic, totoo nga pong nangyayaring traffic. Kakaisip po natin ng mga bagay na posibleng mangyari sa buhay natin. Yun ho yung nangyayari. So much better po na mag-isip tayo ng mga positibong bagay upang ang resulta ho ng mga pangyayari sa ating buhay is maging positibo din ho. Dito ho, sinabi ho ng Diyos sa verse 25, nakita niya ang kalagayan ng Israel at siya'y nahabag sa kanila. Dito na ho papasok yung sovereign intervention ng Panginoon, no? Sa chapter 2 verse 25 ng Exodus. Sapagkat lagi hong may pakialam ang Diyos sa kanyang bayan, sa bayang Israel. So, sabi nga ho dito, He instructed Moses to bring liberty to his people and declared that he would once again release them into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. So nasa chapter 3 verse 8 po ito ng Exodus, no. Napakabuti ho ng Panginoon sa bawat isa. At patuloy na lagi ho tayong ginagabayan ng Diyos sa ating mga ginagawa. Patunay lamang na ang Diyos ay laging may pakialam sa bawat isa sa atin. Sapagkat tayo naniniwala that God is the author of life, lagi hong may pakialam ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At marapat lamang na bilang kanyang mga anak, tayo ho ay laging kumonsulta sa Panginoon. Lagi ho tayong dumulog sa Panginoon. Kung meron ho tayong nais sa ating mga buhay, marapat lamang na ipagbigay alam natin sa Panginoon. Idulog natin sa Kanya. Hingin po tayo ng guidance sa Panginoon. Hingin po natin yung knowledge at katalinuhan na makapag-decide ng tama. Sapagkat ang buhay ho natin ay ibinigay ng Diyos sa atin. Marapat lamang na Siya ang maging sentro ng ating buhay. Lagi hong may nakalaan ang Panginoon sa bawat isa. At lagi hong may proseso ang Diyos sa bawat isa. Kagaya ho ng ating binasa na during the time of Abraham, ibinaba yung covenant na ito sa Panginoon. At during the time of Moses, dun ho nagaganap
yung mga covenant o yung mga kasunduan na ipinagkaloob kay Abraham. Diba? At ang nagbebenepisyo po ay ang bayan ng Israel. Ang ano po bang kaugnayan nito sa ating tema na Pilipinas sa mga kamay ng Diyos ikay aming tinatalaga? Kagaya ho ng ginawa ng bayan ng Israel na sila po ay alog sa Panginoon, ganun din ho idulugo din natin ang ating bayan sa Panginoon, higit na lalo sa mga panahong ito. No, kailangan ho ng ating bayan ang mga panalangin. And last ho, our King loves it when we come to Him. He wisely provides what we need, not necessarily what we want. Let rest His sovereign loving provision. Sabi ho rito na ang ating Panginoong gusto ho ng Diyos na tayo po ay lumalapit sa Kanya. Pinoprovide ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Yung mga pangangailangan ho natin, hindi po yung mga kagustuhan lang natin. Iba ho yung pangangailangan, iba po yung kagustuhan. Sa ating buhay, meron po tayong mga hinihingi sa Panginoon na mga bagay na hindi natin nakukuha. Sapagkat inuuna ng Diyos ang mga pangangailangan ng tao. At meron pong mga plano sa buhay natin na hindi inaalaw ng Diyos. Sapagkat yung mga plano na ito ay alam na ng Diyos na makakasira sa atin kapag nakuha natin, no? Kapag nakamtan natin yung mga ninanais natin na ito. God's destroy our plan because that plan will destroy us. So, ang plano ho ng Diyos ang siyang laging maganap sa buhay natin at patuloy nating saliksikin ang Diyos sa ating mga buhay. Mas mainam ho na palagi tayong nakikipag-communicate sa Panginoon sa pananalangin at patuloy nating saliksikin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga ganitong gawain. Bilang pagtatapos, mga kapatid, tayo'y patuloy na magpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo'y may kalayaan na nadalhin yung ating mga pangangailangan at tingin yung mga pangangailangan natin sa Diyos. At gayon din, naway tulungan tayo ng Panginoon na maging kontento sa kung ano man yung path and provisions na pinili ng bawat isa sa atin. At lagi ho nating ipag-pray sa Panginoon, no? Nabigyan tayo ng maayos na desisyon o kung ano man yung dakilang plano ng Diyos sa bawat isa at hindi po ang plano natin bilang tao ang siyang matupad. Ang lahat po ng ating gagawin ay para po sa ikararangal ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, tayo ho'y manalangin. Atin hong ipanalangin ang ating church, ang ating government, ang different branches of the government, sa executive branch, sa legislative and judiciary. Gayun din po ipanalangin natin ang darating na eleksyon. Ipanalangin din ho natin ang bawat pamilya, no, ng ating bansa. Tayo'y sama-samang yumuko at tayo'y manalangin. O mahabaging Diyos, Panginoon naming lahat, Lord, patuloy ka naming sinasamba, Lord God. Kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, Lord God, na kami, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na nakakalapit, Panginoon, sa iyo. At patuloy, Panginoon, nakakakonect sa pamamagitan, Lord God, ng panalangin. Idinudulog namin sa iyo, Lord God, ang aming church, Panginoon. Magmula sa aming head pastor, Lord God, Pastor Alvin, Lord, at sa lahat ng kapastoran, Lord, ng Church of the Living Faith, igawad mo sa kanila, Lord God, ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Blessings, Lord God, sa kanila, Panginoon. At patuloy, Lord God, na bigyan mo sila, Lord, na katalinuhan, Panginoon. Knowledge and wisdom, Lord God, na tunay na nanggagaling sa iyo, Lord God, na kanilang magamit, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mga salita. At patuloy, Panginoon, na ang mga salitang ito ay magamit, Lord God, ng bawat miyembro, Lord God, ng aming church, Panginoon. Gayon din, pinapanalangin namin ang aming mga workers, Lord. Bigyan mo, Panginoon, ng lakas ng loob ang aming mga workers, Lord God, na patuloy, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, higit na lalo, Panginoon, sa mga pagkakataong ito, Lord. Igawad mo, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, na patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin, Lord, ang mapapurihan ka, Panginoon, at madakila ka, Lord God. Patuloy mong bigyan, Lord God, ng kalakasan, Lord God, ang iyong mga workers, Lord. Patuloy mong proteksyonan, Panginoon, ang mga workers mong ito. At patuloy, Panginoon, naway magamit, Lord, ang kanilang mga talento, Panginoon, sa kapurihan mo, Lord God. Gayon din, Panginoon, ipinapanalangin namin, Lord God, ang aming mga church member, Lord. Bigyan mo, Panginoon, ng lakas ng loob, Lord God, na harapin, Panginoon, ang mga pagsubok na aming nararanasan
sa kasalukuyan, Lord. Patibayin mo, Panginoon, ang aming mga church member, Lord God, na patuloy nilang tayuan, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa iyo, Lord God. At huwang manghinawa na lumapit at manalangin sa iyo. Gayon din, pinapanalangin namin ang mga kabataan, Lord, ng aming simbahan. Patuloy mo silang bigyan, Lord God, ng katalinuhan, Panginoon, ng higit nilang maunawaan, Lord, ang mga nangyayari sa kanilang paligid, Lord. At patuloy mo rin silang proteksyonan, Panginoon, sa anumang banta ng sakit na lumalaganap sa aming bansa, Lord God, at sa buong mundo. Gayun din, kung sino man, Panginoon, ang mga kabataan, Lord God, na nakakaranas ng anxiety, Lord, ng depression, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, healing para sa mga kabataang ito, Lord. At alam namin, Panginoon, na ang mga kabataang ito ay ang future generation, Panginoon, na magpapatuloy na gawain, Lord God, nakalugod-lugod sa iyo, Lord God. Patuloy mo silang gabayan, Lord, sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Patuloy mo silang gabayan, Lord, kung ano man, Panginoon, ang kanilang ginagawa, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord. Patuloy mo silang i-bless, Lord God, at naway pagningningin mo, Panginoon, ang mga kabataang ito, Lord God. Gamitin nawa, Lord God, ang lakas ng mga kabataang ito, Panginoon, na makahikayat pa, Lord God, ng kanilang kapwa kabataan, Panginoon. At madala sila, Lord God, sa iyong paanan, Panginoon. At patuloy na makita ang tunay na dahilan, Panginoon, ng kanilang worth, Lord God, ang kanilang halaga, Panginoon, sa mundong ito. Patuloy mong bigkisin, Lord God, ng iyong pagmamahal, Lord, ang mga kabataang ito. Patuloy mo silang yakapin, Lord God. Patuloy mo silang bigyan ng kalinawan, Lord God, ng kanilang mga isipan na makapag-isip, Lord God, ng tama at makapag-isip, Lord God, ng naaayon, Panginoon, sa iyong kagustuhan. Idinadalangin namin sa iyo, Lord God, ang aming bansang Pilipinas, Lord, ang aming gobyerno, Panginoon, magmula sa aming executive branch, Lord God, sa aming presidente, vice president, cabinet members, Lord, sa mga secretary and assistant secretary. Igawad mo sa kanila, Lord God, ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Bigyan mo sila ng katalinuhan, Lord, na patuloy sila, Panginoon, na madala ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa mabuting sitwasyon at mabuting kalagayan, Lord God. Naway, bigyan mo ng kalakasan, Lord, ang aming presidente, ang vice-presidente, Panginoon, at patuloy na kapayapaan, Lord God, sa aming bayan. Patuloy mong bigyan, Lord God, ang aming presidente, Panginoon, ng malusog na pangangatawan, maging ang aming vice-presidente, Lord, na patuloy nilang magampanan, Lord, ang kanilang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Gayon din, Panginoon, idinadalangin namin ang aming legislative branch, Lord Jesus. Patuloy, Lord God, ang aming mga kongresista, ang aming mga representante sa Kamara, Lord, ang mga senador, Panginoon. Bigyan mo sila ng katalinuhan, Lord God, sa pagbuo ng mga bagong batas na patuloy na makakatulong at makakapagpaginhawa sa kabuhayan ng mga Pilipino. Bigyan mo sila ng knowledge and wisdom, Lord God, ng takot sa iyo, Panginoon, na tunay nilang magampanan ng buong katapatan ang kanilang mga tungkulin at hindi nang naaayon lamang sa kanilang mga personal na interes, Lord. Gayon din, Panginoon, idinudulog din namin, Lord, ang aming mga hukuman, Lord, ang aming judiciary system, Lord God. Patuloy mong pag-ibayuhin, Panginoon, ang aming mga batas. Nang sa gayon, bigyan, Panginoon, ng tamang desisyon, Lord God, ang aming mga hukom, Lord. At mabigyan nawa ang mga tao na humihingi ng hustisya. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa aming judiciary system, Lord. Naway makapag-desisyon ang aming mga hukuman, Lord. Bigyan mo sila ng talino, Lord God, na makapag-decide, Lord God, kung ano ang nararapat, Panginoon, at kung ano ang tama. Na ipinapanalangin din namin, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord, ang paparating na eleksyon. Bigyan mo kami ng katalinuhan, Lord God, na pumili, Lord, ng aming mga pinuno. At patuloy na ang mga pinunong ito, Lord God, ay maluklok, Lord, ng may buong pusong katapatan sa paglilingkod sa bayan. Gayon din, Panginoon, ay tunay na takot sa iyo, Lord, upang madala nila, Panginoon, ang kanilang mga adikain, Lord God. Leader na patuloy na titingin, Panginoon, sa kapakanan ng aming bayan, sa kapakanan ng mga Pilipino. Patuloy, Lord God, na mapagaan, Panginoon, ng mga leader o mga bagong leader na ito, Lord God, ang pamumuhay ng mga Pilipino. Mga leader o mga bagong leader na ito, Lord God, ang pamumuhay ng mga Pilipino. At patuloy ka, Panginoon, na magbigay ng leader, Lord, na tunay na may takot sa iyo, Lord God, na patuloy na gagawa ng kabutihan, Panginoon.
Bigyan mo siya, Lord God, ng katalinuhan, Panginoon, na pamahalaan, Lord, ang aming bayan, Panginoon, ang aming mga lungsod, Lord God. Patuloy mong paunlarin, Lord God, ang aming ekonomiya, Panginoon, sa mga susunod pang taon, Panginoon. Aming hinihiling, Lord, ang katiwasayan, Panginoon, ng paparating na eleksyon, Lord God. Naway maging mapayapa, Panginoon, ang eleksyon ng 2022, Lord. At lahat ng ito, Panginoon, ay itinataas namin sa iyo. Gayun din, Lord, idinudulog namin ang bawat pamilya ng aming bansa. Patuloy nawa, Lord, bigyan mo ng kalakasan ang mga ilaw at haligi ng tahanan, Lord, sa kanilang araw-araw na hanap buhay. Patuloy mong i-bless, Lord God, ang mga pamilyang ito, Panginoon. Bigyan mo ng sapat na pagkain sa kanilang mga hapag, Lord, ang mga pamilya. Patuloy mo silang bigkisin, buklurin, Panginoon, ng pagmamahal, Lord God, na iyong ipinamalas, Lord, sa krus ng Kalbaryo. Patuloy nawa, Panginoon, na ang mga pamilya ay magsama-sama, Lord God. At patuloy, Panginoon, na manalangin, Lord God, sa iyo sa mga pagkakataong ito. Inihiling namin, Lord, na ang mga pamilyang ito, Lord, ay patuloy na makakilala sa iyo, Lord God, at naway makasama namin, Panginoon, sa pananalangin, kasama namin sa pagpupuri, Lord God, naway madala, Panginoon, ng bawat isa, Lord God, o madala ng iyong mga lingkod, Lord, ang mga pamilyang ito sa iyong paanan. Patuloy mong palambutin, Lord God, ang kanilang mga puso at patuloy kang papasukin, Panginoon, sa kanilang tahanan, Lord, at malaman nila, Lord, ang iyong mga dakilang plano sa kanilang buhay. Gayon din, Panginoon, idinudulog din namin, Lord, ang aming mga personal na panalangin. Ang lahat po ng may mga karamdaman, Lord, in Jesus, hindi angkop sa kanilang pangangatawan. In Jesus' mighty name, Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagpapagaling. You are the great healer. Tanggalin mo, Panginoon, ang mga sakit na ito sa aming mga kapatid, Lord God, at sa mga nanonood, Panginoon, sa mga pagkakataong ito, Lord. Ibuhos mo, Lord God, ang iyong banal na presensya, Panginoon, sa mga taong ito, Lord God, na nagsisik ng healing, Lord. In Jesus' name, Lord God, pagalingin mo sila, Panginoon. Igawad mo, Lord God, ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, at padaluyin mo, Panginoon, masagana, Lord God, ang iyong presensya, Panginoon, sa kanila, Lord God. Hawakan mo, Panginoon, ang mga sakit na ito, Lord God. Hawakan mo, Panginoon, ang mga katawan, Lord God, o parte ng katawan, Panginoon, kung saan nakakaramdam sila ng pain, Lord God. In Jesus' mighty name, Lord, tanggalin mo, Panginoon, ang lahat ng hindi normal, Panginoon, na kanilang nararamdaman, Lord, sa kanilang katawan, Lord. Gayun din, provision, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, na patuloy, Lord, na humihingi, Panginoon, ng patuloy, Lord God, na suporta. Provision sa bawat isa, Lord God, na alam namin, Panginoon, na naghihirap, Lord God, sa mga pagkakataong ito, Lord, sa hirap ng buhay, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng masaganang pagpapala, Lord God, at naway wag silang makalimot, Panginoon, na magpasalamat sa iyo, Lord. Patuloy ka, Panginoon, sa aming gawain, Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga gawain kagaya nito, Lord God, sapagkat malayo, Panginoon, ang mga naaabot. At marami ang naaabot, Lord God. Patuloy, Lord God, na i-bless mo, Panginoon, ang gawain mong ito. At patuloy mong palakasin, Panginoon, ang pananampalataya, Lord God, ng bawat isa. Hindi lamang ang mga miyembro, Panginoon, ng aming simbahan o aming iglesia, Lord. Bagkus yung mga nanonood, Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord God, hipuin mo sila, Panginoon. Paramdam mo sa kanila, Lord God, ang iyong pagmamahal. Igawad mo sa kanila, Lord God, ang mga pagpapala, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. Na tunay at higit nilang maramdaman, Lord, ang pagmamahal mo, Panginoon. At maramdaman nila, Lord God, ang iyong presensya, Panginoon, na patuloy na sumasama sa kanila, Lord. Gaya ng ginawa mong kasunduan, Lord God, kay Abraham, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa panahon namin ngayon, Lord God, na hindi mo kami pababayaan, Lord. At patuloy, Panginoon, na ang iyong mga pangako, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, ay unti-unti naming makakamit. Ay tulungan mo kami, Panginoon. At tulungan mo ang bawat isa, Lord God, na manatili. Hawakan mo ang bawat isa, Lord God, na kami, Panginoon, ay patuloy na manindigan sa aming mga pananampalataya, Lord. At patuloy kaming manalangin. Patuloy kaming lumapit sa iyo, Lord. At muli, Lord, kami ay nagpapasalamat sa kabutihan mo sa bawat isa. At sa pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.